Hello mga madam! So, panibagong episode naman po tayo. So, naalala niyo po sa aking huling vlog is nanguha po ako ng papaya. Kasi nga po sabi ko magtitinola po ako ng manok. Tapos lalagyan ko pa ng gata. Ito ko, ang sarap naman nun. So, ipagluluto ko po ang aking mahal na palengging at aking mga anak ng isang napakasarap na tinolang manok cherry. Sa kalaman ko sinong chef, no? Actually, tayong mga nanay talaga, ano, nasa dugo na po natin o nasa ano na po natin yung mga masasarap tayong magluto. Charis, nagbubuhat ng bangko si madam. O, ayan, nilinis ko na po yung aking manok. Nilinis ko po yan ng maigi para maiwasan po natin ang magkasakit. So, ayan, sa napapansin niyo po, dinobe po talaga yung pag-request yan. As in, matagalan hanggang sa maubos yung tubig. So, yan, tapos ko na po siyang hugasan. Sa nakakita niyo po is, puros po hita yung aking manok sapagkat ito po yung pinili ko kasi nga mas maganda yun kasi pang fried chicken, pang baon ng mga bata. At mabilis na rin sa ano, hindi na kailangang hiwa-hiwain pa. So ayun, sinunod ko naman yung i-prepare yung aking papaya. Ang laki po ng papaya kaya hindi na kailangan dalawahin pa. Isa lang, isapat na. Katulad ng pagmamahal mo sa ano mo, sa partner mo, dapat isahan lang, di ba? Para sapat na, Charis. Kung ano-ano yung sinasabi, no? So, simula na po tayong magluto ng ating napakasarap na ginataang tinola, o, oh, di ba? So, yun, maglalagay na po tayo ng mantika. Huwag lang po natin masyadong damihin yung ating mantika para hindi po masyadong oily yung ating niluluto. So, ayan, inuna ko na pong ilagay yung aking luya, yung bawang. Tapos, inunod ko na pong aking kaunting sibuyas. Ako po, dollar yung presyo ng ating sibuyas ngayon, kaya huwag tayong padalos-dalos. So, hindi ko na po sinabay muna yung tanglad kasi ayoko po yung masyadong maamoy ng tanglad. So, ayan, sinunod ko na po yung aking manok. Tapos, inunod ko lang yan ng konti. Antayin ko lang po siyang pumuti bago ko po lagyan ang aking sibuyas. So, ayos nga, pumuti na po siya. Pwede na po natin lagyan ng kahit anong gusto mo, ano, pampalasa. So, sa akin, inilagay ko lang po is black pepper. Yan, dinamihan ko na kasi gusto ko yung amoy ng black pepper, o, diba? Kung ano-ano lang yung naiisip ko. Ako to kasi yung boss sa pag, ano, pagluluto. Ayan, tapos sinunod ko na po yung asin. Maigi sana kung may patis, kaso wala. So, ito, soy sauce lang. Kaunting soy sauce lang pang pakulay. So, ayan. Tapos, i-mix lang po natin para po ma-incorporate yung lasa. Tapos, maya-maya po yan. Yes, ilalagay na po natin yung tanglad at ang ating papaya. So, napapansin nyo is, sinabay ko na yung papaya sa pagpapaano ng manok, pagpapalambot. Kasi gusto ko po talaga sa papaya is kalambot. Yan. Mas mabilis kasi siyang kainin. Tapos, basta gusto ko lang. Tapos, ito po yung pangalawang gata. Ito yung gagamitin kong pampalambot sa aking manok at sa aking papaya. Since broiler naman po itong manok natin, is mabilis lang po itong lumambot. No? Ayan, ayan, nagkasapit-sapit na yung dila ko sa pagtatagalog. So, ayan na po yung itsura niya. Mix ko lang siya ulit bago ko siya tatakpan. Actually, naamoy ko na po talaga yung aroma ng gata at ng mga spices at seasonings ko. Parang nakakatakam. So, ayun, habang nag-aantay lumambot ng ang manok, ayan, nagsiselfone muna si Inday. Akala nyo, kayo lang yung ano ha, yan, nagmamaratis po ako dyan. May tinitingnan po akong mga chismis. So, ayan. Actually, sa YouTube po ako, may tinitingnan na pinapanood po akong a Chinese vlogger. Yung mga content niya is pagluluto, pagtatanim. Ayan, gustong-gusto ko yung kasi nakaka-inspire. O, oh, diba? So, ayan. Sa, nakikita niyo po sa harap ng kusina namin, ang dami ng mga ano, tawag dito, gumapang na mga damo. Actually, pinatake ko na po talaga yan. Hindi ko palang nabunot. Kasi nga, sobrang busy. Tapos, sinasaliban talaga ako ng katamaran araw-araw. Alam mo yun. Yung mga prigi serya talaga. Hindi ba talaga maiiwasan yan? Parang, you know, ano ba ang tawag dun? Parang hindi ka pinapabangon. So, ako talaga is, inano ko talaga yung sarili ko talaga na para kumilos. Kasi sino bang gagawa? Kawawa naman yung mga bata at saka yung asawa po. Magtatrabaho pa, diba? So, alangan mo siya pa yung magluluto. So, yun, isinunod ko na po yung kakang gata, yung pinag-unang pinag-aanuhan ko ng gata, yan. Kaya medyo, ano siya, malapot, medyo concentrated, Jaris, may concentrated pong nilalaman. Tapos meron pa po ako nilagay na dahon ng sili na ako napakasarap. At syempre, meron siyang kaunting sili din. Para medyo may anghang-anghang din, para mas ano, kainin, di ba? Mas may challenge, di ba? O, yan. Antayin ko lang yan ng ilang minuto.
pakukuluin ko lang yan, ayan, hanggang sa maluto din yung dahon. Alam naman, ilang ano lang segundo maluluto na yung dahon, tulad niya nung bliss ng transition, di ba, naluto na agad. So sinunod ko na po yung kanin. Actually mayroon pa po kaming tirang kanin pero hindi na po magkakasya, so ayun, nagluto, oh, bilis-bilis ng transition, naluto na agad. So ayun, i-enjoy ko muna yung aming hapunan para naman po ay ano, magkapagpahinga na rin. So sa napapansin nyo, parang ang lamya-lamya na ng kilos ko. So ayun yung aking pinakamamahal at yung aking anak. Tapos yung isa naman ay isa sa kwarto pa, nagsiselfone. Parang ayun, dumating na pala kasi tingit-tingit yung itong puso ko. So ayan nga po, nasa bowl na po yung aking chicken tanola. So sobrang sarap po yun. Siyempre ako nagluto, diba? Ayan. Dapat po ay ginagalingan po natin ng pagluluto para po sa ating mahal sa buhay. Bye!